Gusto kong i-share sa inyo kung paano ang process, some of the questions I was asked, and documents na needed, and some tips for the interview day. Hi guys! Welcome or welcome back to my channel. So today is December 9 and it's the 1-year anniversary of my US tourist visa. And dahil nga doon, gusto kong i-share sa inyo kung paano ang process, some of the questions I was asked, and documents na needed, and some tips for the interview day. So if you want to know more about it, please keep on watching. So first is booking your interview. So ngayon, if you will book by yourself, medyo matagal yung waiting time dahil maraming backlogs yung US Embassy. So kami, we really wanted to get the earliest slot. Nag-agency po kami. Kasi with agency, they can monitor the time slots and then some people that cancel at the earlier slots, nai-insert nila yon. So if you are interested sa agent na nakatulong sa amin, ng family ko, ng asawa ko, I will put the link to her Facebook page sa description box below para ma-contact nyo po sila if ever you're interested also to book with them. Syempre with fee, medyo mas mahal kasi it's actually helpful if you're in a rush. Kasi kami, kunwari ako, my original booking was for 2024 pa. Pero she got me the schedule ng December 2022. Which was sobrang early na talaga. So worth talaga siya the fee. So ayun, after booking, syempre meron ka na niyang DS-160 mo na copy. And meron ka ng appointment letter. So those two are part of the documents you need on your interview day. So on your interview day, you need to print those two, DS-160 at saka yung appointment letter. So there you have DS-160, appointment letter, you also have your 2x2 picture na white background, and also your new and old passport. You bring it. And then if you want to bring supporting documents, you may. And in my case, ito po yung mga dinala ko. So I brought my 2x2 picture, I brought passports, old and new, DS-160, and appointment letter. And with those, I have affidavit of support kasi depende yon case-to-case basis. It depends on who you declare na nagpa-fund ng trip mo. In my case, it was my father. So, we had to make affidavit of support para, syempre, kasi funded nga niya, diba? So, support niya. Although, hindi naman siya hiningi. Anyway, hindi siya hiningi sa embassy. Hindi na siya tiningnan. Walang tiningnan sa mga dala na supporting documents. Wala talaga silang chinek anything. Also brought my certificate of employment. I also brought my company ID. Pero wala silang tinik na chinek anything from that. So, no. Today is your interview day. So, ang first na process for the interview is pipila muna po kayo sa labas. Yung sa may overpass, sa baba po nun, meron pong pila. So, you line up where your time slot is nakapaskil. Yung kung saan nakapaskil ang iyong time slot, dun ka pipila. Usually, they send in yung mas maaga. So, might as well go earlier. Kasi sometimes, nagpapapasok na sila kahit hindi pa talaga yun yung time slot mo. Upon entering, there will be tents outside. In those tents, you need to prepare your appointment letter and your passport kasi yun yung i-check nila. Make sure to remove your passport cover kasi sa likod may didikit silang sticker na may barcode and that will be like the tracking number or something for your passport. So yun, dapat naka-ready yung appointment letter mo and the passport. After that, you go inside, you go through x-ray. With x-ray, make sure you don't have liquids. Kahit water, bawal siya. Liquids like perfume. I'm not sure with alcohol kasi that day I did not bring anything na lang din talaga. But may ibang kasabayan akong nakita na yung perfume, meron silang perfume kahit maliit, pinalabas muna talaga, dinala muna talaga dun sa labas. So to avoid the hassle, huwag na lang po kayo magdala ng liquid. So after x-ray, you will line up to your left side. May line doon na spiral. That's where you will line up for the first step. The first step is kung saan magsasubmit ng passport and your 2x2 picture. So, iaabot mo lang siyang ganun. Pero parang hindi ko maalala. Actually, after ng interview, sobrang nag-blur na ang
ang mind ko na hindi ko na siya maalala exactly. I think that time, I was asked also some questions, pero hindi pa siya serious. So, I was thinking na yun na yun, pero hindi pa yun yun, guys. Sa first window, isa-scan lang nila yung passport mo and yung 2x2 picture mo, tapos isa-soli lang din nila sa'yo yun. So, after that, yung line, it will go towards the chairs on the right side if you're entering from the x-ray. So, may mga chairs doon, medyo mga nakakaupo-upo ka na, and then you move forward if nagmo-move na yung line. So, doon, yung for biometrics naman. So, it's scanning. Actually, ngayon, hindi ko na maalala if it was this one or this one. Basta scanning lang naman ng fingerprints yon. And then, after that, you go line up for the last line for the interview. So, dito guys, don't be intimidated kasi may intimidate ka talaga kasi maririnig mo talaga yung mga interview ng mga iba na nasa harap mo. And then, ako the whole time, based on experience, nung naandun ako, talagang nagdadasal ako. Tinitingnan ko yung mga itsura ng mga consul kasi pinipipray ko na sana Lord, hindi ako mapunta sa consul na yung parang sobrang tapang ng muka kasi feeling ko doon lang parang kakabahan na ako, tapos wala na, mawawala na agad yung ni-rehearse ko. Na kinabahan pa ako guys kasi there was one person na nakailang tao na sa, kasi ano yan eh, isang line, then there are windows, like I think 8 windows in the front na nakaganon, nakahilera, and then someone will tell you kung anong window yung pipilahan mo. Kasi may isang main line, tapos sa counters, may lines each. So, sasabihan ka nung staff where you will line up, where you will go, what counter you will go to. So, ako, while nasa main line, tinitingnan ko na yung itsura ng console, inaobserbahan ko yung mga sa interview, yung mga interviewee. Napansin ako dun sa isang particular counter na nakailang ilang interview na yung mga the rest of the counters, siya the same person pa din. So parang sabi ko, hala, what if abutan ako noon, like that by the time matapos siya, doon na ako. So parang kinabahan talaga ako guys, to the point na parang sobrang lamig ng kamay ko, tas inano ko lang na kinalma ko yung sarili ko na hindi ka pwedeng kabahan kasi hindi ka naman talaga kakabahan guys, kasi wala ka naman talagang tinatago, di ba? The questions they're gonna ask is probably just personal questions which you know yourself. So, ayun, sabi ko, okay, be confident lang. Hindi na ako kakabahan kasi parang, what else could they ask? Hindi naman siguro siya magtatanong ng math. Siguro doon pa ako kakabahan, diba? Anyway, the one right before me, dalawa po sila noon, tapos magkapatid, pero pinaghiwalay sila ng counter kasi hindi pala sila pwedeng magsabay sa isang console. So, pinaghiwalay sila ng counter, and then, si kuya todo explain, ang dami niya talagang ina-explain sa isang tanong lang ni consul, which in my head is like, oops, red flag. Kasi I was taught na yung agent namin, na brief kami, na hindi talaga dapat nagdadagdag na maraming sinasabi. You just answer what's asked. Yun lang po. Doon sabi ko, ala, baka ma-ano siya kasi ang dami talaga sinasabi. Like, ang dami niyang documents na nilalabas. Tapos alam niyo guys, sadly talagang binalik yung passport niya. So, kinabahan ako kasi syempre ako yung next after niya. So, sabi ko, hala, sana yun. Kasi si kuya, ang dami yan nilabas na papeles. Hamantalang ako, wala ako masyadong dala. So, paano? So, when it was my turn, ang tip lang talaga is fake it till you make it. Kasi the counter is until dito lang. Tummy pababa, di bali nanginginig din tuhod mo. But up, it's like smiling with confidence and... So, yun, nung nakaharap ko na si consul, I greeted him, good morning. And then, inabot ko yung passport ko. And then, he started with the questions. So, ito ang mga questions sa akin ni sir. Actually, sobrang bilis lang talaga niya guys, hindi ko talaga akalain. So, the question, the number one question, I think it's general. I think mostly naman talaga, yun talaga yung first question. Is the purpose of your travel and where are you traveling? Yun yung exactly yung pagkakatanong sa akin. Tinandaan ko talaga guys, nilista ko paglabas na paglabas ko ng embassy, nilagay ko sa notes ko because I didn't want to forget. So yun yung tanong sa akin, like purpose of your travel and where are you traveling? So I just said tourism and visit relatives in California. That's it. Wala nang explanation, wala nang anything else, just that's it. Tapos tinanong ako, who's funding this trip? So I just said, my dad. That's it. I did not explain anything at all. Just
"My dad, what is your job here in the Philippines?" So, sabi ko, supervisor in my parents' hardware business. Ganon. Ganon yung pagkakasagot. Para kunwari talagang with conviction and confidence. Yung ganon. Kasi ako, wala naman talaga akong tinatago. Totoo naman talagang natatrabaho ako sa hardware na parents ko. Pero dito talaga ako, guys, hindi ko in-expect yung question na to at all. Talagang nagulat ako sa tanong na to kasi hindi ko siya ever nasip na talagang hindi sumagi sa isip ko matatanong ako nito. He was like, "So how many employees do you have?" So ako gumanon lang, talagang diretso, "About 15 because I know it's more than 10, less than 20. So I just said about 15 kasi natans na ako eh. So sinabi ko na lang, "About 15 ganon yung pagkakasagot para confident ba? Kahit hindi ko naman talaga sure, pero about 15. "Do you have any immediate family in the US? Sister? Brother? Parents?" Ganun yung pagkakatanong niya. May ganun. And then I just said, "None." Ganun lang. You don't answer anything else. Kasi yung tanong lang naman niya, "Do you have?" So you just say none if you don't have. But if you do have, you can just say, "Yes, I have my sister." Or, "My sister's there." That's it. Don't add masyadong mga kung ano-ano. Mas okay talaga yung limited lang yung isagot mo. Kasi parang the more kang sumagot, like the more siya may, baka may maitanong, baka may brought up ka na something na mag ano ng question, di ba? Much better na what is asked, yun lang i-answer mo. And then the last question is, "Did you travel internationally in the last 5 years? Guys, ito siguro, feeling ko, ito yung pinaka nakatulong sa akin kasi we went to Norway noong 2019. So, syempre, in Norway, meron kang Schengen visa. Buti na lang kasama pa siya sa 5 years na tinatanong ni Sir. So, when he's asking me that, "Did you travel internationally in the last 5 years? I answered him, "Yes, we've been to Norway to..." Ano pa ba yung lugar na napuntahan ko nung mga panahon na, I think it was Germany, pero saglit lang naman Germany kasi cruise ship yun, di ba? Pagbaba mo, syempre, so, iyayabang natin yun. I don't know what else I answered, but I did say Norway. When I said Norway, his face kind of like, oh, parang, oh. So, that's it. That was the last question. He just told me, "Okay, your visa is approved. You can get your passport after a week." That's it. Tapos ako, nagulat talaga ako, guys, hindi ko in-expect. Kasi parang, hala, kasi ready pa man ako for another question, sir. Ang dami kong pinractice na questions. Tapos yun lang pala itanong mo. Diyos ko. He said, "Your visa is approved. You will get your passport after a week." I was like, "Oh, thank you, sir." Eh, talagang yung gumaganon ako. "Thank you, sir. Thank you, sir. Oh, thank you. Thank you, sir. Yeah. Okay. Good. Thank you." Tapos naglalakad ako palabas, guys. Talagang feeling ko nakalutang ako. Talaga, I was in cloud 9. Kasi hindi ko talaga siya in-expect. Kasi nga naman, sino ba naman ako? Wala nga akong proof of funds of myself for my own. Tapos, ma-approve sa US visa. So, I have tips for your interview day that was briefed to me by the agent and also based on observation lang din to. So, first tip is be punctual. Kung pwede nga, more than punctual. Go earlier than your time slot. Kasi minsan talaga nagpapapasok na sila ng mas maaga. Ang brief sa akin noon was to wear light clothing. Maaliwalas lang yung ambience ng mukha mo. Maaliwalas ka lang. Clean lang. So, I will flash a photo of my outfit. Yan yung pinakamaayos kong picture, guys, because I really didn't have better clothes, better photo. As in, wala talaga akong mas maayos na picture. Yan na talaga yun. Kasi bawal talaga mag-picture din sa labas. Pagpasok mo, smile, be confident, especially in front of the console, be confident. If you're not lying about anything at all, you're not supposed to lie din naman talaga. Sa pag-fill up mo pa lang ng DS-160, be honest, and then doon naman din talaga magbe-base yung mga questions sa'yo. So if yun, ganun yung interview, personal questions naman, and wala ka naman tinatago, so you're not gonna have a hard time. So you just need to smile and be confident lang. Huwag lang matakot na, alam mo yun, hindi naman sila nangangagat pala. Tapos ayun, dahil nga mag-smile, mag-confident, you need to have eye contact with the console. Syempre, para talagang may connection ba?
Para confident talaga tayo, guys. Tapos yon yung sinabi ko nga kanina na answer as briefly as possible. Answer what is asked. Yun lang. Don't add much information pa na hindi naman talaga tinanong. Kasi sometimes it will do you bad more than good. Bring your own black point pen. Because I brought my pen na Mygel. Hindi ko alam kung nabudo lang din talaga ako. I brought my Mygel pen. Tapos, sabi nila ate, dun sa labas, yung mga nagbebenta ng ballpen, hindi daw pwede yung sign pen. Kaya kailangan daw yung ordinary pen, which was, yun yung binibenta nila, tag 20 or 25 pet. So, ako bilang naniwala naman ako, so, I bought one pen para sigurado lang. Kasi, like, ano nang mawawala kaysa naman mahirapan pa ako, diba? In case, di lalabas pa ako para bumili ng ballpen. So, I grabbed that opportunity to buy. Hindi ko lang sure kasi hindi naman namin ginamit yung ballpen sa loob. Wala akong pinanggamitan ng ballpen. I don't remember using the pen inside. So ayun, yung gaya na sabi ko, no liquids. I'm not sure with alcohol. But the perfumes, as much as possible. Kung pwede nga po, wag na lang po kayo magdala ng cellphone, smartwatch, bawal din po. As much as possible, you just bring your documents in an envelope or yon. Ganun na lang, para less hassle, less problems, tapos sa x-ray, wala ka na rin po problemahin. Tapos, nung nasa pila ako, merong naka-sleeveless, may coat naman siyang dala, pero naka-sleeveless siya nung una, syempre siguro kasi naka-pila pa lang, naka-sleeveless siya, and the guard told her na bawal nga daw naka-sleeveless, and she just pointed out na meron siyang coat, it's just hot outside. So, ayun, bawal ang sleeveless. You need to prepare your mask. That time, nung panahon ko, nagmamask pa sila. So, we had to wear masks. So, I think now, probably still, if not, mas okay na prepared lang sila. Magdala na lang po kayo ng mask. So, yun yung mga tips, questions, my experience, and the process na ginawa ko nung interview day ko. So, I hope it helps you guys. And sana ma-approve din ang visa nyo if ever you're applying and you're planning to apply. Ayun. Although yung experience ko naman, case to case naman talaga tayo, di ba? So we have different backgrounds. Yun, iba-iba din talaga tayo ng cases. So ako siguro, feeling ko yung pinaka ng mga nakatulong sa akin to get approved is because both my parents are visa holders. And kami, may travel kami to Norway and to other visa countries, ganon. So mas ano talaga siya na may travel abroad prior to US visa na application. So yun lang. Sana makatulong po sa inyo yung aking na-share today. So if you have more questions, just comment down below and I will help you sa abot ng makakaya. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed, and if you did, please don't forget to subscribe and please hit the notification bell so you'll get notified every time I upload a new video. Thank you so much and see you on my next one. Bye!